Hello po mga ka-lockdown. Magandang hapon po sa inyo. Ito po muli ang inyong kaibigan si Pinoy Ozzy dito po sa Western Australia. Dito po ako para muling ibahagi sa inyo sa Tagalog po yung nangyari po sa akin na epektibong pamamaraan upang matanggal po ang ating mga gallstones o bato sa abdo sa pamamagitan po ng natural na pamamaraan. Hindi na po natin kailangan pang gumastos ng malaki sa doktor para magpa-opera at mawala at matanggal ang ating abdo. Kasi mahirap pagka nawalan tayo ng abdo. At sa pagkakaalam ko po sa Pilipinas dyan, ang gastusin po sa pagpa-opera sa abdo ay mga abot ng mga 80,000. Hindi ako nagkakamali. O siguro sa ngayon, higit pa. Sa nakikita niyo po, dito po ako sa mismong malapit sa park at dito po ako nag-vlog para medyo maganda-ganda po ang view at ang sarap po ang hangin bago ako umuwi. Anyway, bago ko po sabihin sa inyo ang sekreto ng isang pamamaraan na natural para malunasan po natin at patanggal ang ating mga abdo sa ating gallstone sa ating gallbladder. At ma-flash out po ito ay nais ko po munang ibahagi ang aking karanasan sa pangyayaring ito na ako po ay kaya ko po binabahagi sa inyo upang makatulong po sa iba rin at hindi na gumastos sa malaki lalo yung karamihan wala namang ganong kalaking pera at masave po natin na tuloy ang ating abdo or gallbladder. So, ibahagi ko lang po ng konti ang aking karanasan nung ako po ay gumamit po ng natural na pamamaraan na sinasabi ko. Anyway po, ako po ay wala ng abdo ngayon. Ako po ay naoperahan. Yun po ay may dahilan kung bakit nangyari yun. Pero ang totoo po niyan, bago po ako naoperahan ay ginamit ko po talaga yung natural na pamamaraan na sinasabi ko na natutunan ko rin sa iba. At talaga pong napaka-effective niya. At 6 years ago, way back 2014, more than 6 years ago, na-operan po ako sa abdo. At bago po ako nagpa-opera, yun nga po ginamit ko yung pamamaraan na yun. At talaga pong ako mismo ay humanga dahil totoo pala. Kaya lamang po kaya ako na-operahan dahil no choice po eh. Dahil bukod po sa abdo ko ay worse na, sobrang magana siya sa loob. At talaga pong masakit. Everyday, tingitis ko lang siya. Kaysa naman pumutok, pina-opera ko na rin. Tsaka isa pa pong matindi, meron po siyang tinatawag na polyps o yung kuntil na bukol na maliit na tumubo po sa neck ng abdo. At yun po ay tinanong ko sa doktor kung matatanggal sa paraang kaya nila. At sinabi ng doktor na hindi daw po dahil talagang kailangan isama yung abdo. At walang choice. Kaya po yun, napilitan ako. So, pero bago po yun, nga po, ginamit ko yung sinasabi ko na pamamaraan gaya po ng mga apple. Bumili po ako niyan. And yung pong tinatawag na olive oil at lemon. Mga prutas po yan na pinili ko at yung pong Epsom salt. May plano po ako kung paano po yun. Ngayon po, sabihin ko po sa inyo kung paano po yan. Sana po yung makinig kayo mabuti at hangat ko lang po ay makatulong din po sa iba at sa inyo po na makakapanood itong aking video para mas malinaw Tagalog para mas maunawa ng iba. Bago po yan, ako po yung nagpapasalamat muna sa aking mga followers, subscribers po sa aking channel, YouTube channel. At kung hindi po dahil sa inyo ay wala po nag-view sa aking channel. At maraming salamat po doon naman po sa mga iba na hindi pa nakakapanood ng aking video at nakaka-subscribe. Ito po ay magugustuhan nyo ang aking mga pag-vlog na ito.
ay mangyari po lamang na hinihingi ang inyong suporta para sana po ay suportahan niyo po na i-like po ang aking channel at i-click po ang subscribe at pati po yung kampana o yung bell eh, paki-click na rin po at piliin niyo lang po yung options na all para po ma-notify kayo sa mga susunod na videos. At paki-share na rin po sa iba para sa kaalaman nila about sa vlog na to, about sa kung paano yung effective na pamamaraan na natural para matanggal yung bato sa abdo, or what we call the to flush out the gallstones from the our gallbladder inside. So ito na po yun. Luna, magplano po kayo na yung gagaya ng ginawa ko, na plano po kayo ng 7 days. Halimbawa, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Oh, 6 days pala, 6 days, sorry. Eh, bili po kayo ng take note po, bili po kayo ng apple. Tapos, bili po kayo ng lemon. And then, yung pong olive oil. And yung pong Epsom salt. Epsom salt is, akala ko po nung una ay maalat kasi salt eh. Pero hindi po pala, dahil napakapait po niya, mapait pa yata sa apto. Pero yun po ang procedure, kaya sinunod ko lang po siya. Nga po, kailangan po natin ng apple. Kasi nga po, for the first day, kailangan nyo kumain ng apple. Tatlo sa isang araw. So, kung meron po kayong user machine, yung apple na pinili nyo, na tatlo ay i-juice nyo na lang, user nyo na lang para inumin. Po'y araw-araw at gawin nyo po yan ng regular from Monday until Friday, or sa umaga din ng Sabado, last po yun, pinakahuling araw. Ngayon po, tatlong apple at isang araw. Depende po sa inyo kung i-consume nyo po yung apple lang bigla, yung tatlong yun. Depende po kung anong oras nyo gustong kainin. Pero mapapayo ko po lang sa inyo, since halimbawa po meron kayong mga patusapto na hindi pa naman ganong malala na maga ang inyong abdo dahil sa mga pato niya nagsisiga sa loob ng abdo, eh may chance po na masave ang yung abdo at hindi pa operahan. Kaya po napakaganda ng share ko sa inyo upang matanggal po yung patusapto ng natural pamamaraan. Nga po, kain kayo ng apple tatlo bawat araw, o inong ba yung ito, juicer nyo kung may juicer po kayo. Huwag po kayo bibili sa mga mall o sa mga supermart ng mismong apple juice na nakabottle, kasi hindi po yun nire-required, na kasi nga po yung maraming asukal yan. At hindi natin alam, baka yung mga preservatives hindi maging effective at magkaroon pa ng side effect. Doon po tayo sa talagang prutas na apple, yung mismong binibili natin sa mga tindahan ng mansanas yan. Kung maaari, kung makachain po kayo ng organic, kahit medyo mahal, total 1 week procedure lang naman, 6 days, 7 days, taste lang po. Kaysa naman matanggal lang kayo ng abdo na gagastos kayo ng mga 80,000, mas matindi po yun at mawawala pa ang inyong organ. Actually po, nabubuhay naman ng tao kahit walang abdo at naging buhay na normal. Pero sa case ko po, iba po eh. Kanya-kanya siguro pong reaction sa atin yan eh, bawat tao. At talaga pong ako po hindi agad naka-recover. Tapos payat na payat noon. At nahirap po. Pero ang kinakain ko lang halos everyday, ako po ay nagbe-blender ng mga green leafy vegetables. Sinahaluan ko lang ng beetroot. Yung po, pagkain araw-araw, tsaka yung sandwiches na may mga palaman na grilled fish at saka yung mga Filipino, yan. Yan po pagkain ko araw-araw. At siyempre, hindi po naman siya carbohydrates. So, ano, kumpis po talaga ako. Pero malakas po ang pagrinampos patawang ko, kasi hindi nga po pwede kumain agad ng solid.
bigla pagka over lang sa abdo, depende po yan kung anong adjustment ng inyong katawan para pumalik yung normal na digestion ulit para sa process ng pagkain na kinakain natin. Yan nga po ito, sineshare ko po ito para sa kaalaman nyo. From Monday until Friday, kain ko ba yung dagat ng apple or inong pa yun ito. And then, sa Saturday po, ang gawin nyo, inom po kayo ng sa gabi, mga 5 o'clock. Kasi, Saturday po, huwag na lang kayong kakain ng umaga, tanghali, o hapunan. Yung pong araw na yun, skip nyo na yung meal kasi yun po ang final day para sa process na kailangan ma-flush out yung ating mga bato sa abdo. Tis-tis lang po kasi kailangan po ang ating tiyan ay empty at yun lang mag-work ay yun lang ating ginagamit na mga bagay na natural para ma-flush out po yung mga bato sa abdo. Pero from Monday to Friday po, kain po kayo ng normal, huwag naman pong ganong heavy kasi bali may mga bato kayo sa abdo, lalo kung malala na, huwag kayong magpo-full ng pagkain kasi nga masakit. Masakit talaga ang pakiramdam, bloated ang tiyan nyo, tapos nagko-constipate kayo. Ibig sabihin ng constipation ay yung ang dumi nyo ay matitigas, mga mahirap yung dumi at hindi regular. Tapos lagi nasakit yung kanang gilid na bahagi na itaas ng inyong tagiliran. May parang ilalim ng kilikili. Yan po mga symptoms nyan. Talaga pong araw-araw kayong makakadanas ng pain. So, hinay-hinay lang po sa pagkain. At iwasan nyo po yung mga pagkain ng mga walang fiber. Kagaya ng mga fatty foods yan. At saka yung mga maalat, maanghang. Kasi nga po may problema na sa abdo, may mga pato na, so mahirap po. Bawal na bawal po sa may mga gastos, lalo kung may mga nararamdaman ha, na kumain kayo na kumain ng mga fatty foods kasi nag-trigger para lalo sumakit ang inyong abdo. At baka one day pumutok na lang, wala na, tapos na, babay na. So yun po, kain lang na normal at more on fiber pag may mga problema na pong gano'n na nararamdaman na dahil sa mga gallstones. And then siguro mga after 1 hour saka kayo kakain ng apple para na-digest niya yung kinain nyo. Kunting kain lang and then after 1 hour kain naman kayo ng apple, 3. Everyday po yan. And more on fiber, kain po kayo ng gaya ng mga kamote, taas mong fiber at saka mga moron gulay po. Ngayon kung magagawa nyo, muna kayo magkakain ng mga solid foods, i-blender nyo, mag-steam kayo ng mga gulay, yan ang taste lang muna, at saka siguro sandwich para malambot. Ngayon kung may lugaw kayo, yan, basta mga soft lang pagka may mga pain na nanaramdaman na at mahirap po eh. Basta iwasan nyo po yung mamantika, maalat, maanghang, yan po yung nag-trigger. Ngayon po sa last day, Saturday, ang gawin nyo po ay uminom po kayo ng mga 5 o'clock ng pinaghalong lemon juice at saka itong olive oil. So sa isang baso po na malaki, garapon, ay i-mix nyo po yung mga dalawang bigay nyo po yung juice ng lemon at yung pong olive oil. Mga 2 kutsara. Haluin nyo po siya sa tubig, warm water. Inumin nyo po siya. Basta po yung last day na yun, ha, yung bali final day, Saturday, kayong makain ng umaga, tanghali, hapunan. Kailangan empty stomach po yan. So yun yung final day. And then after 2 to 3 hours, pagkainom nyo po ng alas 5, palipas kayo ng 5, alas 6, alas 7, alas 8. Inom naman kayo ng ng Epsom salt. Yung pong Epsom salt para inumin. Ganoon din po, ihalo nyo sa isang malaking baso, lagyan nyo ng Epsom salt na 1 kutsara o 2 teaspoon. Ganyan. Haluin nyo. And then, inumin nyo po.
tiis-tiis ng pork kasi talagang mapait po yung Epsom salt, pero sa base po sa experience ko nakaraos naman, yun, natanggal yung mga pato ko sa abdo. Ang way po kung bakit po natanggal, sasabihin ko po sa inyo. Ayun nga po, palang Epsom salt, mabibili nyo po yan sa drugstores. Hanap kayo yan, mga drugstores, Mercury, sabihin nyo lang Epsom salt. Bili po kayo yan po sa mga sangkap kailangan. Ano po yung nangyari sa akin, bali ganito po yan, nung pagkainom ko po ng final day niyang lemon at saka yung pinaghaluan ko ng olive oil, nainom ko po siya, and then after 3 hours nainom ang Epsom salt. Ang ginawa po ko po at gagawin nyo rin po para mas talagang effective ay punta kayo sa higaan nyo, higa kayo, magrest na po kayo, higa kayo ng right side, matagilid on your right side, at manonotice nyo na may kakaiba. After 30 minutes mararamdaman nyo yung inyong abdo ay nagre-react na sa mga ginamit na procedure. Unti-unti po siyang mararamdaman nyo na may parang gumugulong sa loob ng inyong abdo palabas sa tubong daanan, sa bile duct, papunta po ng small intestine, sa inyong pong colon, at papalabas po ng sa puwitan. Yan po yung time pag naramdaman nyo na para kayo madudumi, siyempre nakahiga kayo ng right side. Yan po ang procedure. Pag naramdaman nyo na parang madudumi kayo, punta po agad kayo sa toilet, parang normal na pagdumi. Pero pagka po nasa toilet kayo, makikita nyo po talaga na nagpapatakan yung bato na matatanggal sa inyong abdo. At yung po'y maglulutangan, iba'y nakalubog sa toilet bowl, sa may tubig. At iba-iba po ang kulay niya. Depende po yan sa dami ng na-accumulate na bato sa abdo sa loob ng iyong gallbladder. Yan. Merong kulay brown, meron namang kulay, kulay itim, at yung green. Sa case ko po kasi, merong tatlo na malalaki, kulay green. Actually, pinost ko po yan sa Facebook noon eh. Sinukot ko po siya, 1 cm na yata ang laki ng bawat isa, kaya siguro na maganang gusto yung aking abdo at kailangan tanggalin. At ang isa pa po, yung dahil nga sa polyps, kaya no choice, talagang pinatanggal ko po yung abdo ko kasi ang polyps po, hindi po nakukuha doon sa procedure natin, yung pagkain ng apple, pagkinom ng olive oil na may kasamang lemon juice at yung Epsom salt, kasi po yan ay bukol na tumubo o kuntil na tawag sa Tagalog na may buhay, at yung po'y lumalaki ng siguro mga start siya ng 3 mm, 6 mm, palaki po ng palaki yan, and then pwede pong dumami, mga anak. Ganun po nangyari sa akin, inobserbahan po ng doktor, sabi sa akin, inobserbahan muna natin yan, meron ka ng isang polyps, hindi naman matatanggal yan, hindi talagang tanggalin niya abdo kasi namamagatuloy. Tingnan natin, obserba natin, testis po talaga ako sakit. Yun po, sabi sa akin ng doktor, ng surgeon, pag yung kanya ay dumami, nag-multiple, at lumaki, delikado, kasi pag nag-exit daw ng from 6 mm, naging 9 or 12, magiging cancerous po yun. Sa una, hindi po sa cancerous. Kaya po, delikado pag lumalaki. Kaya po, natakot ako nun talaga, siyempre, tao, natatakot din. No choice ako talagang nung after 3 months po nagpa-check up uli ako, nagpa ultrasound. Yun po, bali nakita na talagang dumami yung aking polyps sa abdo. Although nakita rin lang sa ultrasound na nagulat sila, bakit kanya mukhang ano nangyari kanya at nawala na yung mga batong mo sa abdo? Anong ginawa mo? Sinabi ko po kasi nila na gumamit lang ako ng natural na pamamaraan. Na-amaze naman sila. Siyempre, yung mga doktor, di naman nila ginagawa yan. Ang mga nurse, ang alam na nila, gamutin ang gamot sa butika, tapos may operasyon. Ganyan po mga doktor eh. Hindi naman nila pinag-aralan yung tungkol sa mga pamamaraang natural. Kaya, based lang sa aking experience.
Yan po, nakita nila na wala ang mga bato sa abdo. Kaya lang yung polyps andun pa rin kasi nakakapit siya. At lumaki na. So, in-schedule na po ako sa operasyon. Di po, nangyari. Talagang natanggal ang aking abdo. Yan po ang story nun. Kaya mapapayo ko lang po sa inyo ay hanggat maaga pa kung kayo may nararamdaman at positive na talagang yan po ay gallstones, huwag niyo pong baliwalain hanggat maaga pa para masave po ang inyong abdo. At napakalaga din po ng abdo kasi po ang ating abdo ay filter na yan po ay nakakabit sa ilalim ng atay, at yan po ay filter, yan po sumasala ng mga acid, ng mga maanghang, at yung pang mga nanggagaling sa liver na well, sa mga nutrients na isusupply sa ating sistema, yan po lahat pupunta. Kaya po nangyayari yan, yung pong mga nasasala ng mga acid na yan, ang sama dyan balang araw. Siyempre pag lagi tayong kumakain ng mga fatty foods, ng mga prito, mga kung ano matatapang pagkain, gagaya ng mga baboy, mga kung ano, yung mga fats na yan, nagpo-form po yan ng gallstones in the long run, and nag-accumulate po yan hanggang sa tumitigas po siya, nagtikit-tikit, at yun po yung chance na pagka pumalala na ay may infect yung ating gallbladder o yung abdo, at mamamaga po yan, may inflame. So delikado po, kaya pag pinapayaan, nakala natin kung ano lang ay baka pumutok, yun po mahirap. Kaya ingatan po natin ang ating mga abdo. Iwasan na po yung pagkain ng mga matatapang pagkain, mga mamaltika. Although nakakain ng pero minsan-minsan lang. Yan, more on ano po, more on healthy stuff, kaya ng mga gulay, prutas. Yan, kasi talaga pong ganyan ang kailangan ng ating mga organ. Kaya mahirap po wala ng abdo. Although nabubuhay na po ang tao kahit walang abdo, huwag lang po yung mga kidney tsaka itong vital organ po yun, puso, although yung mga transplant kasi napakamahal, milyunan, mahirap po yan, yan mga delikado. Pero yung abdo na wala sa atin, no, itong ating tinatawag na appendix, okay lang po yan, pero depende pa rin po sa reaction sa katawan ng tao. Kaya ibig sabihin may kanya-kanya pong role ang mga organ, kaya mas mahalaga po na mas ganda kompleto. Tsaka napakahirap po ng operasyon. Depende po talaga, mahal, 80,000 yung sa akin po, laparoscopic yung mga yung tatawag ito, yung tubo na may camera, may panggupit na, may pansunog pa yung laser, tapos may monitoring screen sila. Yun po sa akin, para madaling kumuling, hindi po gaya ng iba na binibiyak dyan. Yun po, mahirap kahit hindi na kayo makatrabaho, matagal na pagaling eh, depende po yan, baka magkaroon pa ng mga komplikasyon. Yung mahirap eh, yun lamang po ang magsishare ko. Sana po ay may natutunan kayo sa aking video, at maraming salamat po ulit, at ingat po kayo dyan sa anong po kayo sa lugar sa mundo, aking mga kababayan na Pilipino. Ingat po kayo sa virus dyan po sa Pilipinas, lalo na ngayon po ay na-lift na po yung lockdown, medyo lumuluwag na, eh, mag-ingat po tayo, mahirap po eh, baka imbis na paunti, padami tayo pa magdadala ng virus sa ating mga kamag-anak sa bahay, eh, baka yung matatanda ay madali ang buhay, mahirap po magbiro. Pero hindi po kasi biro yung mga virus na yan, depende po yan kung kano ka-aggressive yung nagdi-deposit sa baga. Kahit po sabihin nga malakas ang immune system nyo, pag yan po ay mas marami yung mga virus na nasa baga natin, mahirap. Kaya po may mga namamatay din na malalakas ang immune system at mga bata pa. Ngayon po most vulnerable lang ang matatanda, tsaka yung mga pre-existing condition, yung mga maintenance, sila po yung mas delikado. So yun lang po, at mag-ingat po kayo mga ka-lockdown. Hanggang sa muli po, sana po isuportahan niyo po ang channel ko, at pagpalain po kayo ng Panginoon, at tayo po yung magdasal at magsalamat sa kanya lagi. Hanggang sa muli po, at ako po yung uuwi na, at magpaparal po. Papay po, ito na po ang aking video, at nawa po ay nagustuhan nyo. Sa susunod po, iba na naman pong topic ang aking sabihin,
at pakipakinabang din kasi para ma-share ko naman sa inyo about sa mga health tips ba. Yun lang po. Thank you po. Bye-bye po. God bless.